Bilang nangungunang aquaculture commodity sa Pilipinas, ang bangus ay karaniwang inaalagaan sa brackish water fish ponds, fish pens or fish cages na yari sa bakal, kawayan or high-density polyethylene or HDPE. Paano nga ba inaalagaan ng bangus sa HDPE cages at ano ang advantages nito kumpara sa ibang culture system? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Ako si Cristeta C. Asuncion at ito ang Tati TV, kung saan siksik sa kaalaman, sa pagninegosyo ng palaisdaan, siguradong laking siksik sa kita. So, sa ngayon, ang ating pong pag-uusapan ay kung paano mag-produce ng bangus sa HDPE cages. Ano nga ba ang advantages nito? Ang HDPE cages ay uri ng cage na ang frame nito ay gawa sa makunat at matigas na plastic na kung saan matibay ito sa malakas na hampas ng alon at sipa ng hangin, kung kaya't less ang risk sa mga pagkawala ng isda at pagkasira ng cage. Sa pamimili kung saan natin ito ilalagay, mas mabuti kung makakahanap tayo ng mga lugar na may lalim na 15 hanggang 30 metro at may maganda itong agos o water current. Ang pag-aalaga sa fish cage ay alam natin na medyo mahirap, kaya hindi pwedeng maliliit ang ilalagay natin na fingerlings dito. So kailangan nasa 4 inches pataas o 15 grams ang ating ilalagay dito para mas matibay at sigurado na mas marami ang mabubuhay. Kung sa dami naman ng ating may ihuhulog, ang circular na cage at mas malaking size nito ay nag-aalaw ng mas maraming isda. So kumbaga, mas mataas ang stocking density nito kumpara sa mga kawayan lamang. So sa stocking density na 35 pieces per cubic meter, ang ating kasing cage na HDPE na mayroong diameter na 15 meters, ang volume nito ay mahigit 1,000 cubic meters. So tayo ay makakapaglagay ng mga 46,000 na piraso ng fingerlings. Sa pagpapakain naman, sa laki ng fingerlings na ating inilalagay, pwede na tayo kaagad mag-start sa pre-starter or starter stages hanggang sa finisher. Pagkaraan ng 4 hanggang 6 na buwan, depende sa ganda ng tubig, laki ng similya at galing ng pag-aalaga, sa laki ng cage na ito, maaaring makakuha ng mga 21,000 hanggang 22,000 kilos na may laking 500 grams na average. So, in terms of hectareage, katumbas ng isang 15 meter diameter by 7.5 meter deep na cage ay mga 10 hanggang 11 hektarya ng palaisdaan kung sa tonelada ang pinag-uusapan. Katumbas din naman ng cage na ito ay mga 3 pirasong bamboo cages na may sukat na 10 meters by 10 meters by 8 meters ang lalim. So dito, makikita natin na may mga advantages ang paggamit ng mas malaking cage kumpara sa maliliit. Ang dating 3 unit na 10 by 10 na inaalagaan ng 3 tao, pwede na lang itong gawin sa iisa lamang gamit ang 15 meters na HDPE cage. Mababawasan ang labor cost at magiging mas efficient ang pagpapakain. Napakadali naman palang alagaan ng bangus sa HDPE cages. Magkano naman kaya ang pwedeng kitain dito? Sa pagninegosyo ng bangus gamit ang HDPE cages, mangangailangan tayo dito ng mga mahigit kumulang 2.2 million. So, yung 600,000 mapupunta ito sa installation at saka purchase ng HDPE cage, at yung 1.6 million ay pupunta sa operational kasama ang feeds, ang labor, ang fingerlings. Samantalang ang fish pan naman, medyo mahal-mahal ang lupa, sa isang ektarya na lamang, nasa 1.5 million na. Sa 10 by 10 na cage naman, mga 80,000 hanggang 120,000 per unit, pero magagamit mo lamang ito sa loob ng 2 taon. Samantalang ang HDPE cage, pwede mo itong gamitin sa loob ng 30 taon. Pagkatapos nga ng mga 4 hanggang 6 na buwan, makakapag-ani ka ng mga 21 hanggang 22 tons, depende sa survival. Sa halagang 100 pesos per kilo, pwede nating mabenta sa kabuang timbang na yon around 2.18 million pesos. So, pwede tayong neneto ng around 500 to 600,000 pesos per crop.
Malaki nga ang pwedeng kitain ng pag-aalaga ng bangus sa HDPE cages, lalo na kung sasamahan ng sipag, tiyaga at tamang feeding management. Ano naman kaya ang mga advantages ng paggamit ng HDPE cage kumpara sa bamboo at steel cage? Ang Flotec International Incorporated ay isang local na manufacturing company. Ang pangunahing layunin nito ay makagawa ng modernong disenyo ng fish cage na mataas ang kwalidad at angkop sa iba't ibang uri ng isda na inaalagaan sa fish cage dito sa Pilipinas. Ang kagandahan ng Flotec HDPE cage, ito ay tumatagal ng mahigit 15 o hanggang 20 taon. Ang iba pang advantage nito, ang kinaganda ng HDPE cage, ito ay halos walang maintenance. Ang kumpara sa bamboo at saka steel cages na kailangan na magkaroon ng maintenance every cropping. Ang Flotec HDPE cage na 15 meter diameter ay pwedeng mag-alaga ng mas maraming isda kumpara sa bamboo at saka steel cages. Di nga biro ang tibay ng HDPE cage. Sa tibay nito, pwedeng-pwede mo pang ipamana sa iyong mga anak at apo. Halika't kausapin natin ang isa na sa nakagamit nito. Ang HDPE po kasi ma'am, ang nakita po naming advantage yan, yung alon po, kasi circular po yung kanya, hindi po siya direktang yung impact po ng alon. Opo, mas cost effective kasi yung tagal po niya ma'am, tagal po niya na gamitin. Yung apat na kids po namin dito ma'am, kasi po niyan, second hand lang yan. 5 years na kami, halos bago pa rin yung itsura. Maintain lang, linis lang, mga tornilyo pag nasira. Nakikita namin yan, halos lifetime po na parang gagamitin po namin yan. Kasamahan po namin mga investors, mga bangus growers po dito, mga cages, fish pen operators. Nire-recommend ko po yung Tati Feeds na gamitin din po ninyo kasi mas maganda at saka mas malaki po yung kita po dito paggamit po ng Tati Feeds. Isa na namang episode na siksik sa inspirasyon ng inyong napanood, lalo na sa mga nagbabalak magnegosyo ng pag-aalaga ng bangus sa HDPE cages. Kung kayo po ay interesadong mag-alaga ng bangus sa HDPE cages, maaari ninyong bisitahin ang aming website www.tate.com or i-text kami sa 0917-817-3474 at sundan kami sa Facebook page at YouTube channels. Muli, ako si Cristeta C. Asuncion at ito ang Tati TV, kung saan siksik sa kaalaman, sa pagninegosyo ng palaisdaan, siguradong laking siksik sa kita.